Okay, video blog check, everybody. Azrael here. Welcome back to my channel, and you are watching my YouTube channel at Features Lifestyle, Travel, Food and Tech, and also reviewing Huawei devices. For this vlog, we're doing a tech vlog. I'm going to feature the Huawei MateBook D15 2021 Intel iCore i5 16GB RAM, also the Huawei MateView 4K monitor, and also my old Huawei P30 smartphones. So bakit ko ba to i-feature? Kasi I'm going to show you yung aking smart office setup using Huawei gadgets and tech products. The laptop, the monitor, and the smartphone. Meron pa pala akong isa pang ano, I forgot to wear the Huawei Watch Fit para kompletos rekados tayo. And suot ko na yung aking Huawei Watch Fit at i-on ko yung aking Bluetooth sa aking phone. Ayan. Para pag-open ko ng Huawei Health, namamonitor ko yung aking heart BPM, also yung aking SpO2 din, yung oxygen niya. Alright! So, I'm using the Huawei MateBook D15 last year, June 2021. At yung Huawei MateView 4K monitor, I think mga around November yata, no? So, it's a complete marriage of these three gadgets. The laptop, the monitor, at the phone. Ang maganda kasing style kay Huawei is that yung phone, I can connect it wirelessly to my laptop or to the 4K monitor. Of in using the Huawei P30 ko, medyo luma na to, no? Ang kinagandahan kasi nito, no, yung Huawei P30 ko na naka EMUI 11 na, nag-upgrade na, I can now do the Huawei share screen collaboration. So ito, I can transfer the controls ng phone ko to my laptop. So it's a wireless thing na, hindi ko na kailangan yung phone ko, papatong ko na lang, and I can control everything yung phone ko via the Huawei MateBook D15 laptop wirelessly. And also maganda rin dito, no, I can also Huawei share this smartphone ko na Huawei P30 going to the Huawei MateView 4K monitor, which is hindi ko na kailangan ng laptop. Ito na lang yung laptop ko, itong phone na to. Pwede ako magkabit ng monitor, ng keyboard, and also the mouse wired or Bluetooth dun sa monitor, which is dito na lang yung magiging laptop ko. Pwede rin yun. And also sa mga TV naman, pwede naman din ikabit to eh. At ilo-launch nyo yung parang yung desktop niya, EMUI desktop, which is para magkaka-feel na parang naka-Windows OS kayo na talagang drag and drop, click, tapos parang ordinary laptop siya. Nga lang, powered by your smartphone. So, papakita ko sa inyo, no, how I use these three devices, the phone, the laptop, and the monitor, sa aking mga ginagawa. Actually, I do typing, or you can do blogging, pwede rin ng video editing. Ayan. Also, the Huawei MateView 4K monitor, hindi siya built for gaming, pero 4K siya, no? Pero ako, ginagamit namin ng anak ko for gaming, lalo na pag may mga Fortnite event, lagi namin ginagamit. Napakaganda, napakasulit din talaga. For entertainment, perfect na perfect. So, ito yung hacking setup, no? Ito yung laptop, nakakonect via HDMI, yung Huawei MateView 4K monitor. Sa ibang laptop, for example, sa mga MacBook, no, you can connect this monitor sa mga MacBook nyo. For example, kasi meron siyang USB Type-C na saksakan. Kasi yung mga ibang MacBook tsaka ibang laptop, pwede yan. Makakapag, ano kayo, display pa rin din kayo ng extra monitor nyo sa inyong mga laptop. Kasi may iba kasing laptop na very slim, lalo na yung mga thin, mga ultrabook, for example, wala silang HDMI. USB Type-C yung ginagamit nila. So, perfect yun. Pwede rin yung ikabit din dito. And since yung aking Huawei MateBook D15 naka HDMI, makakonect siya directly dun sa Huawei MateView. Pwede rin siyang wirelessly, pwede rin wired. Mapakita ko sa inyo yung mamaya. Also, si Huawei Nova 8i tsaka Huawei Nova 9, available na siya ngayong month of January. Tama ba? Available na ba, no? So if you have those devices, pwede rin siyang i-collaborate, screen collaboration sa inyong Huawei MateBook at saka sa Huawei MateView monitor.
Ito nga, medyo low-powered pa nga itong Huawei P30 ko eh. Pero gumagana siya dahil naki EMUI 11 OS siya, which is one of the requirements para makagawa ka ng Huawei share na collaboration with these two devices. Also, I forgot to mention, no, may nagaganap na Huawei sale, no, yung kanilang Better Together 2022. Ano ba ito? So, ito, panoorin ninyo. So, si Huawei Philippines, no, simula ng 2022 hanggang January, end of January, meron silang Best New Year's Deals. Ito yung kanilang Better Together 2022 sa you can get up to 7,000 off and freebies up to 17,000 na sa mga gadgets na bibili nyo. Itong promo period nila ay hanggang February 20 na pala. Okay, kala ko end of January, pero hanggang February 20 pala. So for example, you can buy itong mga laptop na to for very affordable na kasi talagang ano, mataas yung sale nila tsaka yung freebie nila is super jam-packed talaga. For example, the Huawei MateBook D1511 Gen na 8GB of RAM, ang price niya is 46,999 at may kasama siyang mouse at saka kanyang freebies values is halos 2,500. So marami pa kayong makikita mga available na gadgets dito. So check it out yun. Meron akong blog post about this. So check nyo na sa aking blog. And also go to Huawei store para at least makita nyo yung kanilang mga sale at mga freebies sa kanilang Better Together 2022. Alright. Okay, pakita ko sa inyo yung aking setup para at least makita nyo yung magic ng Huawei sa ating buhay. Okay, ano pang inantay natin? Let's do this. So, ito guys yung aking setup for my smart office dito sa bahay. So, as you can see, this is the Huawei MateBook D15 2021 laptop, the Huawei P30 phone, at yung Huawei MateView 4K monitor. So, ito yung default nung Huawei MateView. So, pag sinaksak nyo siya at kinapit nyo sa HDMI, ganyan yung itsura niya. So, all you have to do is select yung input source nyo. Meron siyang button dito sa ilalim, which is you can slide para makita mo kung ano yung gusto nyong option for input source. So, tap ko lang to. Ayan, lalabas dito yung different kinds of connection. Wireless, USB-C, HDMI, tsaka mini DP. So, since naka-HDMI tayo, we will choose HDMI to accept this, to click OK, tap twice. And okay na siya. And then, for example, dito sa Huawei MateView, you have to activate yung screen. So, right-click tayo, go tayo sa display settings. And then, dito sa baba, nakalagay show only one. Lagay natin, pwedeng show only two or extend. So, mas gusto ko yung sa extend para naka-extend yung ating monitor. At click nyo lang yung keep changes. And then, boom, naka-setup na yung second screen nyo na Huawei sa Huawei MateView using the Huawei MateBook. So, ang mangyayari nyo, for example, I'll be checking my email, no? So, gagawa ko itong palagi na itong style niya. Lagay ko yung email ko dito, tapos lagay ko yung Facebook ko. Ayan, yun yung ginagawa ko palagi. Minsan yung aking messenger, kiklik ko na rin din. Meron na akong tab dito para isang click na lang ding-ding kagad. Ayan. Tapos, for example, I want to watch YouTube. Minsan ginagawa ko pag nagbablog ako, nagbabasa ako ng mga emails, lilipat ko lang yung YouTube ko dito sa kabilang screen na to at yan ang itsura niya. So, I can watch YouTube, for example, my YouTube channel. Ito yung ginagawa ko palagi. Daily to, guys, daily. Ito palaging ginagawa ko dito sa bahay. For example, I'll be watching this video. Ayan. So, habang nakikinig ako ng music, for example, or nanonood ako ng mga news or videos, minsan vlogs, nagkatrabaho ako ngayon dito sa aking laptop. I can do Facebooking, read emails, tapos I can also do read my blog, or gusto ko magsulat sa aking blog, or gusto pwede pa akong magtawag ng office. For example, the Google Drive. Ayan, I can launch some Google Docs, for example, for typing. So, all of this are collaborated with the Huawei MateView tsaka yung Huawei MateBook na laptop. So, I can do that and also can transfer this documents. Ayan, pwede ako mag-type dito, or kung gusto kong mag-vlog, dadrag ko na lang yan dito sa kabilang screen at lilipat ko na lang halimbawa yung YouTube ko. Ilipat ko na lang siya dito. Ayan, napaka
dali ng aking trabaho, no. Very easy to use, talagang I can do many things pag meron kang extra monitor. Pwede mo rin din siyang kabitan pa ng another Huawei Mate View. Yung nga lang, magkakabit ka na lang ng wireless setting na lang doon, or yung mga rig na para i-double yung HDMI display niya. So, pwede rin din yun. So, yun yung aking setup with the Huawei MateBook and the Huawei Mate View. Mga ginagawa ko palagi. Pag nag-edit ako, madali lang naman, I'll just click the software, yung aking Vegas Pro, for example. Ayan, so habang nag-edit ako, halimbawa, dito sa kabilang screen, ayan, kabilang screen, habang nag-edit ako, halimbawa, let's go to this vlog. Ayan. So, kung medyo maliit yung ano, kasi very, ano yun, yung screen, very big eh. So, pwede kang pumunta sa display settings nyo. Ayan, display settings. Punta ka sa number 2 kasi ito yung Huawei Mate View. Tapos, go to this scale layout. So, pwede kong gawing 150. Sinaka 200 ako, pwede kong gawing 150 para medyo mas maliit pa lalo. Ano, gawin natin 300 para mas bigger yung mga fonts niya. So, ayan. Let's do the wireless naman with the Huawei P30. No? Pakakabit natin yan dito sa ating laptop. So, pakita ko sa inyo. Wait lang. Okay, for the Huawei Share with my Huawei P30, no? All you have to do is click mo yung Huawei PC Manager here. Tapos, click mo yung multi-screen collaboration sa phone. Ayan. So, ayan. Naghahanap na siya ng connection. Dito naman sa phone niya, naka-activate na. Bago yan, kailangan naka-on yung Bluetooth nyo, Huawei Share, tsaka NFC. So, once naka-ano yan, tapat nyo lang siya dito at magba-vibrate. Ayan, nag-connect na. So, kiklik mo na lang yung connect. Ayan. Then, antayin mo siyang mag-connect. Boom! Ayan na. Lumabas na yung ating phone dito sa screen. So, makikita nyo, very sabay na sabay talaga siya, no? Walang delay, talagang sabay na sabay. Dahil dito, di ko na kailangan itong phone, papatong ko na lang siya dito kasi naka-screen collaboration naman tayo. And then, what I'm going to do is, lakihan ko lang to. I'll be using my mouse. Ayan, lakihan ko lang to. And ayan, nakita ko na yung phone ko dito. Hindi ko na kailangan hawakan yung phone kasi nasa laptop na rin din siya. Pwede ko rin siya ilipat dito sa Mate View. Ayan, para at least nakikita nyo, mas malaki yung screen natin. Ayan, mas malaki siya lalo. No? So, palipat-lipat tayo dito. Phone, laptop, tas to the monitor. So, ito, ang maganda dito sa screen collaboration ni Huawei, I can click on the apps. For example, I'm on the Facebook app. I can use the mouse to navigate. Ayan. Also, post comment. Kung magko-comment ako, ayan, I'll just use my keyboard para makita nyo yung aking comment. For example, ito. Click natin comment. Tapos dito sa keyboard ko, I'll click wow. Ayan, wow. Tapos click ko na lang is yan, ganyan. Also, I can also comment via phone. Ayan, kasi since collaboration naman to, I can use my phone to click another. Wow, galing. Ayan, wow. Galing. Ayan, long spelling pa yung galing ko. Ayan. Pwede natin i-edit yan dito. Pwede ba itong i-edit? Ah, no. There's no edit. Ayun, may edit. Didiinaw ko lang yung button. Click edit. Tapos, dagdag lang ako ng konting G. And, update. Ayan, update na. Via the laptop na yung ginamit natin. Ay, parang talagang laptop talaga siya. No? Parang talagang laptop. And also, I can browse my gallery. Ayan, I can browse my gallery. No, talagang akala mo nasa phone talaga. Ayan. Tapos, I can transfer some images. If, for example, I'm vlogging, no? I need these images. Di ko na kailangan ikabit yung aking USB Type-C. Didiinan ko lang to, highlight lang, and then gagrab ko na lang siya papunta dito sa laptop. Boom. Ito siya. Ayan. Yung saging. Ayan, ito yun, no? Ayan yung saging. Lagay ko na dito. Also, yung mga apps like email. Ayan, pwede mo siyang i-access Google. Gmail. Nakita niyo yung Gmail ko. Ayan yung Gmail. Ayan. Tapos, you can also browse YouTube. So, ang kinaganda dito sa YouTube, no?
Bawa, malakas yung audio. Hinaan nyo na lang dito. Ayan, hininaan ko na. Tapos kung manood kayo ng YouTube, medyo, ano, no, tawag dito. Ang liit, di ba? So, pwede mo siyang i-maximize. Pag binaximize na yan, para kayo nanonood ng mismong YouTube sa TV nyo. And that's coming from the phone, guys. That's coming from the phone. At nakakonect lang to via the Huawei MateBook. Ayan. Balik ko na siya dito. So, ayan. Ayan yung tura niyan. So, to terminate, i-close nyo lang to. Ayan. Tapos dito sa Huawei PC Manager, disconnect nyo na lang siya. Ayan. So, napakita ko na sa inyo yung sa laptop and also the sa monitor na screen collaboration. Also, yung phone, pwede rin din siyang mag-connect dito sa screen. Ayan. Medyo tricky lang dito, no? So, tanggalin ko na muna itong display natin. Show only one. Ayan, enough ko na siya. So, ang mangyayari naman dito is I need to activate the yung menu. On-off ko na lang muna ito. Ayan. On-off natin. Ayan, ito siya. Ito siya. So, para magkaroon tayo ng screen collaboration with the phone at yung screen, yung Huawei MateView screen, is kailangan, na ginagawa ko is pinipair ko muna siya sa Wi-Fi. Ayan. So, dito, kita yung Wi-Fi. So, double tap lang ako. Tap. Tap again para lumabas yung Wi-Fi connection natin. Ayan, available network. Connect natin. Kasi kailangan kasi nasa same network ka ng Wi-Fi para yung kasi yung ano eh, connection niya with each other. Nasa same Wi-Fi kayo palagi. Ngayon, naka-connect na ako sa Wi-Fi. I'll be launching this. Kailangan naka-on yung Huawei Share tsaka NFC. And dadalhin ko yung phone ko dito. Papatong ko lang dito. And boom! Ko-connect na siya. Ano nangyari? Nag-connect ba? Yun. Nag-connect na. Lumabas yung EMUI desktop coming from the phone, which is hindi siya nakakonect sa laptop. It means that pag wala kang laptop, meron ka lang phone. For example, the Huawei P30 and the latest Huawei smartphones, like for example, the Huawei Nova 8i tsaka Huawei Nova 9, you can use this as your laptop na, di ba? So, ito yung itsura ng desktop. Actually, medyo magulo kasi nagamit ko na nakaraan. Pero, you can use the phone as your mouse. Track mouse. Ayan, no? Very accurate siya. Ayan, yung nakita. Ayan. Very accurate siya. So, I can browse or watch YouTube. Minsan, dito ako nanonood ng YouTube minsan, eh. Pag, busy yung mga devices ko. So, I can use the phone as my mouse. Ayan. Pwede ka rin kabitan ng external mouse tsaka keyboard para at least todos completos recados yung inyong device. Ayan. Close natin itong app. And I can access my files sa phone. Ayan. For example, yung aking phone is may mga images. I can launch it, or mga videos na lang, for example, videos na lang, ayan, I can watch it via the, ito, aking share it videos, ayan, diba, I can watch it. Tsaka maganda sa Huawei MateView, may sarili na siyang speaker, so hindi na kailangan na magkabit ng speaker pa, so, ayan, yung tura niya. There are videos, you can use this as your laptop. So, may mga notepad dito na pwede kang mag-type. Also, check your email and also, what else? Yung mga apps dito, pwede rin. Aso nga lang, huwag kayong maglalaro ng games, ha? Kasi, mahihirapan yung, ano, yung connection niya kasi you're using Wi-Fi connection. Tsaka, ano, mahihirapan kayong, o baka mahirapan yung internet nyo. Kaya mas maganda, more on desktop jobs. Huwag kayong maglalaro ng games dito kasi hindi siya fit for that kind of system, no? More on desktop, more on office lang siya. So, ayan. So, yan yung wireless collaboration ng aking Huawei P30
at yung Huawei Mate. Pwede ko rin din gamitin to sa wired din kasi medyo a wired person ako eh. Hindi ako fan ng ano eh, ng wireless kasi pag wireless kasi mabilis umubos ng battery ng mga devices. Lalo na pag itong phone nyo is hindi nakasaksak, nauubos kagad yung battery niya. So gagawin ko, i-exit ko na muna to. We are going to leave the Huawei collaboration. Ayan. Leave. Ayan. Disconnect. Ayan itsura niyan. So, gawin ko is kukunin ko yung USB Type-C. Ito yung USB Type-C na nakakonect dun sa Huawei Mate View. So, ang gagawin ko lang ay sasaksak ko lang to. Ayan, silaksak ko na. Lalabas yung charging niya, halimbawa. At yung, yan, yung welcome to wired projection. So, click nyo lang agree. At automatic, nakakonect na rin din siya. Same, ano din, same style, same format. Desktop mode, pili lang kayo ng projection nyo dito, which is the desktop mode. Ayan, pili natin desktop mode. Lalabas na yung EMUI. Ayan, yun nga lang, pag ganito yung setup nyo, no, hindi kayo makakapag-collaborate with the laptop. Hindi ko pa natatry, ewan ko lang kung pwede, no, pero ang, yun lang yung aking nakikitang style lang, na silang dalawa lang yung nakakapag-communicate, at eto ay wala. The only way to do this is connect nyo, yung kamukha na ginawa ko kanina, kinonect ko tong laptop via HDMI sa Huawei Mate View. Tapos itong phone nakakonect dito sa laptop. Which is makakapag-collaborate silang tatlo. Yun lang yung way. Pinakita ko lang yung way na what if na wala kayong laptop. Phone lang meron kayo at saka Huawei Mate View monitor. So pwedeng-pwede yan kahit wala kang laptop. Ito na lang yung laptop na gagamitin nyo. Okay, balik ka tayo sa laptop screen. Tatlong collaboration gawin natin ulit. So, we are going to do a wired version. No? Naka-wired naman sa laptop. Kasi medyo wired ako eh. Mas gusto ko yung wired. Kasi para magusto ko, itong Huawei phone ko is natcha-charge siya. So, if I connect via USB, lalabas na naman dito yung connect yung phone sa laptop. So, ipakililit ko yan. Lalabas din yung connection niya. So, ayan na, lumabas na yung ating EMUI na desktop. Hindi pala desktop to, phone pa lang. So, ayun guys. So, nakita nyo yung aking smart office setup using Huawei devices. So, sana nagustuhan nyo yung aking pagpapaliwanag, no? On how you can collaborate these devices together in one ecosystem, which is the Huawei ecosystem. Yung napakaganda talaga ng ecosystem ng Huawei. So yun guys, I hope you enjoyed my vlog for today. So maraming salamat kay Huawei for these devices at yung mga update na ginagawa nila sa ating lahat. Abangan nyo yung mga upcoming news ko for Huawei. And don't forget their Better Together 2022 sale, which is nangyayari na ngayon hanggang February. So yun, thank you so much guys for watching. So don't forget to subscribe, like and comment. And I'll see you at the next video vlog adventure. Alright, Huawei all the way.